before, nagtatrabaho ako sa local printing press. At ang experience ko talaga doon, siyempre dito sa Pilipinas, ang sahod maliit. And may anak na ako, may pamilya, walang bahay, nakitira lang sa aking mga magulang. Nung may friend ako na lumapit sa akin, nag-offer na, hey, marami, may talent ka naman mag-design. Bakit hindi mo subukan mag-online jobs? Sabi ko, ano online jobs? Subukan mo lang ito, onlinejobs.ph. Pasok ka dyan, tapos mag-register ka, tapos mag-apply ka. Ang pag-umpisa ko sa online jobs, talagang mahirap sa umpisa. Pero yung hirap na yun, hindi naman yung taon. Buwan lang yun. Pero sa umpisa talaga, nahirapan ako dahil, syempre, foreigner yung mga kausap mo. Hindi ka marunong magsalita talaga ng fluent English. Tapos yung trabaho din, hindi siya katulad sa local na napakasimple lang. Doon, napakahirap. Kasi kailangan mong kumbinsihin yung mga mamimili abroad na bibili ng product nila. Kaya kailangan maganda yung design, top yung quality. Ang kagandahan kasi sa online jobs, hindi ka mamamasahe unang-una. Tapos, yung sahod mo malaki. Kasi abroad, nasa ibang bansa yung magsasahod sa'yo. Tapos, yung exposure din. Kasi yung mga projects na gagawin mo, yun yung mga project talaga na patok sa buong mundo. Ang kagandahan din doon, nasa bahay ka lang. Makikita pag mo paglaki ng mga anak mo. Tapos, ano, natutulungan mo yung misis mo sa pag-aalaga sa mga bata, sa pagluluto, sa mga gawaing bahay, nakakatulong ka. Nung awa ng Diyos, may napundar na ako. Siyempre, nakitira lang ako sa nanay at tatay ko. Naghumiwalay kami, nagpatayo ng sariling bahay. At pagkatapos, bumili ng lahat ng mga kailangan sa pamilya. Then, nagtayo ako ng sariling printing press. Then, mayroon din naman akong tinutulungan ng mga online na mga designer. Nagturo ako ng maraming mga kabataan na mga yung mga tambay, yung mga janitor, yung mga secretary ng mga dental office, gano'n. Tinuruan ko sila ng professional graphic designing for free. At nung natuto na sila, naghinahigitan ako nung iba. Nagkaroon, nakabili sila ng sasakyan, nakabili sila ng mga bahay at ang kailangan nila sa buhay, nabili din nila. Ang mensahe ko sa lahat ng mga Pilipino, tayo mga Pilipino talented. Marami sa atin magagaling. Yun nga lang, kagaya ko nung umpisa, hindi nabigyan ng break. Kayo din naman, subukan lang natin kasi ano lang yun eh, isang try lang yun. Pag sinubukan mo, nakita mo, natutunan mo, dire-diretso na yung pagkatapos.